Hi guys, good morning. Ngayon naman ipakita ko sa inyo kung paano natin i-connect yung 30 amp na relay dito sa ating alarm timer. So, sa ganitong way, pwede niya kayong makadrive ng mas mataas na wattage ng mga devices. Like yung yun sa car wash, ang car wash ng motor, yun, matataas yun siya ng amperahe, so pwede nyo gamitin to para i-drive. So, to, gawa muna ako ng sample buzzer ulit para matest lang natin. So, pwede kayo maglagay ng, actually, pwede ito lagyan nyo ng washing machine. Pwede nyo gamitin na tong timer na to para sa mga washing machine. So, kaya na niya i-drive itong malalakas na kuryente or malalakas na mga devices. So, ngayon, saan tayo magtatap? So, dito sa ating island timer, meron tayong regulator dito. 5 volts regulator. So, take note, itong relay natin, nangangailangan siya ng 5 volts na input dito. So, yung input niya dito is meron tayong yung in, ito yung sa signal, ground, tapos BCC. So, yung BCC nito is 5 volts. Ba't ko nasabing 5 volts? Kasi yung relay niya is 5 volts. Okay? So, ito, dito is 7805. Ito actually is linear na regulator. So, idadrive niya kung from 12, idadrive niya into 5 volts. So, tingnan natin sa likod. Sa likod, papansinin mo, yung sa gitna is actually yung ground. Then, dito yung 12 volts. So, sa ating linear regulator, meron tayong 12 volts in, ground, then 5 volts out. So, dito tayo ngayon magkukuha ng 5 volts, tapos meron tayong ground. Ngayon naman, para sa signal, sundan na natin tong signal na to. So, ito yung papunta rin sa resistor niya na magdadrive ng transistor para i-drive tong relay. So, kaya natin siya i-connect. So, meron tayong BCC. So, 5 volts. Tapos meron tayong ground. Then, para sa signal. So, ito na yung tatlong connection. Ito yung ground, 5 volts, tapos signal. So, i-pause nyo lang dito para ma-remember nyo kung saan banda. Yan yung para sa signal. Okay, so test na natin. So, kung papansinin mo, umilaw na yung relay natin. Ibig sabihin na mayroon na siyang power. So, yan. Tayo tayo maghulog ng coin. So, wala kasi naputol pala. Sorry. Reset muna natin. Ayan. Try tayo ulit mag-insert ng coin. So, yan na po. Drive to, at the same time, na-drive din natin to siya. Okay? So, reset natin. So, ganun lang po yan siya, guys. Okay? Thank you. Don't forget to like and subscribe.